kami na pampanggaan. Hindi kami na-educate na napakaganda ang mga lupain sa atin. Yes, kulang lang lang talaga nakakapanlumo na hindi mga ganito. Video na tira sa bundok. Yes, po. Tapos hindi namin nagagawa. E moro nangyari kasi sa atin sa Lanao, Cotabato, mga investor. Yes, po. Minsan, naluloko pa nila. O sige, makakuha ng 50 hectares yan, 100 hectares yan. Mag-invest nila pagdating, lumayas na mga kapatid at mga Muslim. Apo. Basta wallet lang. Parang sila tuloy yung hindi na pinagka-beneficio sa nila ng lupa. Kaya minsan, nagkakaroon din ng mga gira na dyan. Kasi pag nakita nila, wow, sagingan, millions. Yes, o kaya plantation ng pinya o ano man, naisip ng mga kapatid natin Muslim, bakit ko naibigay sa ganun ng barya? Kaya doon kami nagkaroon ng pagsisisi. Yan, ito ba? Pinakamalalaki mga sabi niya, plantation ng... Oo, salano po talaga, ano diba? Opo, opo, yung alam ko din po. Ano po yung variety niyo po doon? Cavendish? Lakatan po? Or... Mayroon din, lakatan. Muroon, oo. Mm. Lakatan. So, ang dami ng lupa. Flat pala, sabi niyo. Yes, yung nga po doon. Sabi niyo po, flat po doon talaga. Oo, yun, nakaipicture rin sa ano. Ang papakinabangan. Ideal for plantain farming po doon talaga. Ito nga, nagagawaan nyo na pinipitit talaga. Sir, upo po tayo. So talagang Kuya Bong Alonto makaka-benefit talaga ang mga supporter ng Dumper and of course sa IPM sa ganitong mga plano. So next question please. Congresswoman. Okay, aha. Wala pang election ban. Farmer lang po tayo. Yan lang po ang ambag ko dun, sir. Ni-educate niya tayo, sinaman niya tayo para na-educate tayo mga taga Mindanao na maraming lupa. So how do you find as a, I would say, a daughter of a governor and yet a farmer? So paano mo siya ma-share sa mga OFW na nasa ibang bansa ngayon na kahit sa sitwasyon mo, but ang puso mo nasa farming. And of course, sa mga OFW because your dad loves so much sa mga OFW. So ano masasabi mo, message mo sa 8 million OFWs around the globe? Together with you, si King Belimac, ang presidente ng OFW. Ano ang message mo sa when it comes to farming na kayo, can you invite the OFW da in the next, I would say, 3 to 5 years, pwede na kayong umuwi. Yes, yeah, actually, yeah. Yun naman po talaga yung goal po natin. As people who serve the public, our goal is to help our fellow men. Hindi bakit na naman tayo pupunta sa labas, eh pwede naman tayo magtrabaho po dito. Diba sir, bakit tayo maghirap to benefit ibang tao na hindi naman natin kalahi? It's better to help each other, yung mga kababayan, yung po sir. So, I encourage po yung mga OFWs po na balik po kayo kasi dito naman po talaga kayo eh. Pilipino pa rin po kayo. Help your fellow Filipinos, help yourselves. So para in the end, lahat ng mga nagawa natin sa Pilipinas, i-share din natin sa buong mundo. Kasi most likely, like, itong tanim po natin dito, i-export din po natin to eh. So mas magiging known ang Filipino products and quality because na-export natin, dun natin matutulungan yung fellow Filipinos po natin. So actually po, yung isang managers po namin, we have po a program po ng isa na sponsor a greenhouse. So the mga OFWs po, they sponsor a greenhouse. Tapos yung mga yung kita galing po sa greenhouse sa tanim, binibigay po sa family nila who are here. So yun po yung program po nila. So mismo our OFWs are encouraged to help not only the business but also their family na hindi na sila maghihirap kasi alam nila taking care of yung family nila in the Philippines. So something like this is also your campaign na while the OFWs are working so hard outside the country, preparation nila yes, na hindi sila magtagal doon yes. For 5 years, for 10 years to 20 years. But dahan-dahan, mag-invest sila preparation dito to come home. So is that your message for them? Oo naman, kasi home is where the heart is. So dapat ang puso mo sa Pilipinas kayo, serve your people, so that you can help your family and your family could help other people as well. So, and yun naman dapat po yung
yung goal ng government po, di ba? To help your fellow people. So, hopefully, yun yung, sabi mo nga sir, as farmer and governor, may papa-instill din me na kaya tayo nagnegosyo para tulong, hindi lang para sa sarili, for our family, but for your countrymen, for your, yun nga sabi mo kanina sir, sabi mo na, oh, chinecheck ni Gov yung mga tao, ganun. Yeah. Kasi si Papa wants to generate jobs for everyone. So, yun yung goal ni Papa. So, it's in line, as yung sabi ni Mayor Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Yes po, yun po talaga. Let's go, Mayor. Yeah, my VP, Sara. Yeah. Yes po. Sir, nakita ako na interview bigla. Ah. Sir, pang Miss Universe mo ba to? Pwedeng pwedeng pang Miss Universe ng katawan ko, sir. So, here with us, pwede ka magpakilala ng konti, your name and your advocacy. Yes, Salim, full name Salim Sara Bautista. Farm manager po ng CTB Farms, anak po ni Gov Claude Bautista, head po ng IPM. I'm encouraging all our OFWs to come home. Wow. Because the Philippines is beautiful and the Philippines can provide for the world, right? For the world. Thank you. Uwi na po kayo.